Misa ay sinasagawa sa labas ng Bantay Church matapos masira dahil sa lindol. Narito ang report. Malaki man ang pinsala ng lindol sa Bantay Church, tuloy pa rin ang misa para sa mga deboto ni San Agustin. Noong Huwebes, isang araw matapos ang lindol, itinuloy pa rin ang kasal ng mga nakabuk sa simbahan. Ginamit ang malawak na espasyo sa labas ng simbahan upang itaos ang misa at iba pang aktibidad. Sa mga daily masses natin, yung sa umaga, dito muna sa tapat ng image ni Our Lady of Charity. Sa templete, we call this templete. Kaya nandun yung mga monoblocks kasi dyan muna. Sa kabila ng pinsala ng lindol sa pamosong Bantay Bell Tower, dinadayo pa rin daw ito ng mga turista. Pero mahigpit ang pagbabantay sa tore upang hindi mapahamak ang mga nagpupunta roon. Pero ayon sa Provincial Tourism Office, hindi umano ligtas ang publiko sa estado ng Puok Pasyalan. Sa assessment sa St. Augustine Parish Church sa Bantay at saka yung kanyang bell tower, siguro kailangan na siya for restoration. Hindi na kasi safe for tourists dahil nga may mga cracks tapos may mga nahulog na mga bricks. Then ayon ay sinarado as of now. Pero kailanganin natin ng mga structural engineers at saka mga restorers para masabi nila kung ano yung mga kailangan na gawin doon sa ating bell tower at saka sa may mismong church. Kasama si Norman Raka, Teresundayon, Balitang Amyanan.